Lord Jesus, King of Kings, welcome po kayo sa ating online Sunday worship. We are so excited po to have you here with us kasi alam po namin na there's something great that the Lord is doing po behind the scenes. And alam ko po na hindi po hahayaan ni Lord na umalis po tayo sa lugar na to matapos po yung worship natin nang hindi po natin nararanasan His love, His grace, and His favor. Before we start po, I would like to read po a verse. Actually, this verse po na share ko na po ito last week. I don't know po kung napansin po ninyo. Nilagay ko po ito na caption sa worship po natin last week. And up to now, hindi ko pa po siya ma-let go. Kasi po meron pong binibigay na si Lord po sa akin na gusto ko pong i-share po sa inyo. Sabi po dito sa Psalm 107 verses 1 to 3 na we can find po sa Passion Translation. Sabi po dito, "Let everyone give all their praise and thanks to the Lord. Here's why. He is better than anyone could ever imagine. Yes, He is always loving and kind, and His faithful love never ends. So go ahead, let everyone know it. Tell the world how He broke through and delivered you from the power of darkness and has gathered us together from all over the world. He has set us free to be His very own." Church, alam niyo po, naliligayan po kami whenever we see po yung mga comments ninyo, every time may gawain po tayo. Tapos nakikita po namin sa baba, watching from Binyan, watching from San Pedro, Laguna, watching from Dubai. Church po sa Dubai, mga ate, mga kuya na nakikinood po sa amin. Hello, namimiss po namin kayo. Welcome po kayo sa church. Kasama po namin kayo sa Jesus King of Kings. Thank you for watching with us. Yung po mga nagsasabi na we are watching po from New Zealand, watching from Las Vegas, from all over the world. Sabi nga po dito sa verse, sabi po, He has gathered us together from all over the world. One thing po na-enjoy po namin during this pandemic is that truly the church is without walls. Now we can worship God wherever we are. Kahit po nasa bahay man po tayo, nasa ibang bansa, sabay-sabay po tayo na nag-worship kay Lord. Hindi po nagiging hindrance yung pong layo, hindi po nagiging hindrance yung distance. And alam niyo po, sabi nga po na narinig ko po nung bata po ako na meron po kaming training ng Joshua before. Sabi po doon, the key to the supernatural is unity and one accord. And as people are gathering together in unity, meron daw pong something miraculous na nag-happen. And ngayon po, we are gathered together. We are gathering together in unity. Sabay-sabay po tayo with one purpose. And that is to lift Jesus higher. And as we are gathering today, alam ko po na something miraculous is happening. Kaya nga po, church, if there's anyone po among us today na meron po kayong na ailment na nararanasan po sa inyong katawan, meron po sa inyo na may nararanasan na masakit, meron po sa batok, sakit po sa likod, sakit po sa inyong mga joints, sakit po sa inyong puso, sakit po emotionally. Alam niyo po, church, sabi po sa Bible na as we are gathered together knowing that Jesus is here with us, something miraculous is going to happen. Church, we are releasing healing unto you. Alam ko na mamaya as you sing songs to the Lord, as you dance, you will experience that anointing is flowing. Sabi nga po, when anointing is flowing, every yoke of bondage na bibreak. Kaya nga po, we are excited this morning. Kaya nga po, pwede po tayong tumayo sa pagtayo po natin. I-raise po natin yung hands po natin. At atin pong i-welcome si Lord sa ating needs. Father God, our Lord Jesus, Daddy God, we welcome you po sa aming kalagitnaan ngayon. We know and believe that you are with us. And because you are with us, your grace is flowing, your love is moving, your healing is being released. Father, we know and we are certain, we are 100% sure, kasama ka po namin, that as we lift our hands in worship, you are here in our midst. Father, we give you glory, we give you honor. In Jesus' name we pray, amen and amen and amen. Church, come, let us worship our King. Good morning po, church. Magandang umaga po sa inyong lahat. We are gathered here again para po to worship the Lord, our God. Kahit po tayo ngayon ay naka-online,
tayo po ay medyo nagbago po yung ating nakagawian. Do ngayon po, nasasanay tayo ngayon. We believe na kahit po kami nandito sa church, kayo po ay nasa inyo po mga bahay, we believe na the Lord is still on our in our midst. Amen. Pwede po ba tayong tumayo ngayon? Pwede po ba tayong mag-stretching po muna para po tayo po ay ma-relax, tayo po ay mahanda po sa ating gagawing worship kay Lord. Pwede mo bang kausapin yung katabi mo ngayon? Kung meron kang katabi, sabihin mo, kamusta ka na kapatid? Namimiss mo na ba yung church natin? Namimiss mo na ba anak? Yung mga kasama mo, kaibigan mo sa church? Malapit na yung araw na yon. But now, we declare, the best days are happening sa atin. Do you agree? Because of what Jesus has done, the best days are yet to come. Amen? Hallelujah! Can we give Him all the best praise today? Woo! Sinabi po dito na I am standing on every word you've said. I'm holding on to your promises. I know my hope
and my future. Alam niyo po ngayon, sinasabi po na madami, yung future is bleak, yung future po is dark, but because we have the Lord who loves us so much, we hold to Him and we have hope. That's why, pwede ko ba kayong i-encourage today na i-bless po natin and we lift up our hands to the Lord. At pwede ba sabihin natin, and I receive everything. Come on, we sing. The rest of the year is the best years ng ating pong buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen and amen. Amen. Pwede ko po bang encourage po today? Pwede po ba ting itaas po ulit yung ating hands towards the Lord? Amen. Ililid po tayo ng aking wife. Darling, pwede po ba tayong ilid in prayer today as we usher ourselves into the worship before the Lord? Amen. Amen. Father God, we thank you po for this wonderful day po that you have given unto us. Wherein po, we can bless you. We can come boldly to your throne, for we know we will find grace and we will find help and mercy in times of our needs. Father God, I thank you because as we come po before you, I know, dear God, that every heart po ngayon will be touched. Every expectation ng aming mga puso will be met. And Lord, I thank you because matatapos po itong worship namin, knowing and believing po, Panginoon, that we are a different person, that we have received po yung aming kiniklaim, we have received po yung aming hinihiling sa inyo, we have received po joy, we have received po peace, and we have received po a tremendous blessing coming from you. Father, right now, may you be honored, may you be glorified. You see po and hear yung mga awitan ng iyong mga anak as you see the hands being lifted up. And Lord, wala po kaming ibang gustong gawin but to just give you honor, just give you praise, and give you the thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. So wonderful. So glorious, Jesus. Amen. Are you hurting? Broken within, overwhelmed by the weight of your sin, Jesus is God. Have you come to the end of yourself?
Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is yeah.
So wonderful. Jesus, all my days, and all my days on earth I will obey. The moment that I see you face to face, nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the God that won't run dry. Nothing, nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the God. Your presence, we
our lives step by step. Amen? Hindi mo alam kung ano nangyayari per month, but the Lord is leading us step by step. That's why His leading and His calling is to follow Him, our Good Shepherd, in faith. Hallelujah. Can we lift up our hands to Him? Hallelujah. We give you praise, God. And step by step, you lead me, and I will follow you all of my days. Father God, maraming salamat for this day. Lord God, na-enjoy namin to be reminded to look unto you, Jesus, the author and finisher of our faith. Lord, pwedeng kanina, Lord, nung nagsisimula kami, may mabigat kaming nararamdaman, may mabigat kaming pinagadaanan. But because of you, because, Lord God, you allowed us to set our minds on you, to set our eyes on you. Lord God, right now we are experiencing to walk above the waters, to walk above the problems. And Lord God, maraming salamat because we may not see what is coming, Lord God, in the future. But Lord God, we are trusting you step by step. Lord God, maraming salamat because sabi niyo po, to those who trust in you, we'll never be put to shame. Maraming salamat for this day. Bless the word that we are about to receive. Lord God, even sa pag-upo namin, even our very house, thank you for the anointing that you are releasing sa amin. We give you praise. In Jesus' name we pray, and all God's people say, amen, and amen, and amen. Can we give the best love offering to our God today? Hallelujah! Pwede na po kayo magsiupo. God bless you po. See you in our word. Magandang umaga ulit sa inyo, mga minamahal na kapatid sa Panginoon. We continue to believe that this is the day that the Lord has made. At magpatuloy po tayong magalak, magbatian sa inyong mga tahanan at magpanalanginan. It's always my prayer na tayo ay bagamat online service, hindi po tayo nagkikita-kita tuwing Sunday, ay patuloy po nating naaalala isa't isa at dinadalangin ng isa't isa. It's my prayer that you will continue to be protected by the Lord, our God. Total kine-claim natin na tayo ay kanyang iingatan, babantayan. Also my prayer na isupply ng God ang inyong needs. At marami na ho tao talaga ngayon ang naapektuhan na itong COVID-19. I believe that God will give you wisdom. Papanong sabihin po natin ay mamumuhay. God will give you wisdom kung papanong kayo dating may hanap buhay at ito'y nawala. Nabibigyan kayo ng Lord ng panibagong hanap buhay. It's also my prayer na itong mga ganitong pagkakataon ay patuloy tayong lalapit sa Kanya, magpapasalamat. Instead na tayo magre-reklamo sa maraming nangyayari, pero ibabalik natin ating tingin sa taas at tayo ay magpapasalamat sa Kanya, knowing that He knows everything na nangyayari sa ating life. And so I pray na patuloy tayong sasamahan ng ating Panginoon Diyos. Sa umaga pong ito ay pahintulutan po ninyong mag-present ako sa inyo ng one of a very important, very powerful truth that is found in the scripture. At ito pong truth na to ay kailangan nating malaman. Pangalawa, kailangan natin itong sampalatayanan. At naniniwala po ako na pag itong truth na to ay parang ginawa na nating panuntuyan ating buhay, it will help us in our life. Tanong na marami, Pastor, bakit mo sa amin isi-share ang truth? Well, let me give you one reason. I believe in the Bible, pinangako ng Lord ang pagtatagumpay. Found in 1 Corinthians 15:57. Na binabanggit doon, magpasalamat tayo sa Panginoon na nagbibigay sa atin ang pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. And I really believe na once nalaman natin itong truth na to, ay tuturuan tayo ng Panginoon, gagabayan tayo ng ating Panginoon, paano tayo makakapamuhay victoriously. Pangalawang reason, dahil kasi naniniwala po ako, pag nalaman natin ang truth na to, magiging malaya tayo sa maraming bagay. Can I give you an example? As mentioned sa John 8:32, basahin muna natin ito. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. Sabi po dito, malalaman natin, malalaman mo, malalaman ko ang katotohanan. At pag nalaman mo yung katotohanan na yon, ay magiging malaya ka. Take note, ha? Ulitin ko po, I will know the truth, you will know the truth, at yung truth na malalaman natin,
ay papalayain tayo. Kunyari, halimbawa nakalayaan, may karamdaman ka at nalaman mo yung truth. The Bible declared you will be free from sickness. Exodus 23:25, so you shall serve the Lord, your God, and He will bless your bread and your water, and I will take sickness away from the midst of you. Pwede mo ding i-claim yung 1 Peter 2:20 na dahilan sa kanyang karamdaman, dahil sa kanyang mga sugat na tinamo, tayo ay kanyang pinagaling. Malaya saan, Pastor? Malaya mula sa sumpa. Galatians 3:13, Christ has redeemed us from the curse of the law. Having become a curse, siya po'y laging sumpa. At ang sabi ng Bible, it is written, curse is everyone who hangs on a tree. Kinuha niya yung sumpa para sa iyo, para sa akin. At ngayon, kung meron tayong sumpa, pinayaran niya na. And so, ikaw ay pwede maging malaya sa sumpa. Pangatlo, pwede ka maging malaya sa kasalanan at kamatayan. Kung meron mang kasalanan na talagang umaalipin sa iyo, hirap na hirap kang alisin sa buhay mo, take note, pag tumanggap ka kay Christ at si Kristo ay nasa iyo. Ang sabi dito, for the law of life in the Spirit, anong sabi diyan? Will set you free from where? From the law of sin and death. Maganda po itong malaman. Pag nalaman mo ang totoo, wow! Ikaw pala'y malaya na sa kasalanan. Pwede ka nang hindi sabihin po natin, dati takot ka dahil kasi pagka umandar yung kasalanan, nanukso ang kasalanan, wala ka magagawa kundi gawin yon. Pero the Bible is very clear. Pagka ang life ni Christ nasa iyo, law of the Spirit ang tawag doon, it will set you free from the law of sin. Last but not the least, magiging malaya ka sa tinatawag nating katatakutan o takot. Kaya nga binanggit 2 Timothy 1:7, for God has not given us a spirit of fear, but of power, and of love, and of a sound mind. Gusto ko lang ipakita sa inyo, ganyan po ka-powerful. Alin? Ang kaalaman sa truth. Kaya nga, nung tayo makakilala kay Kristo, ano ang nagawa nun sa atin? Tayo pinalaya kay Satanas. Tayo pinalaya at nagkaroon tayo ng eternal life. So meaning, habang nagbabasa ka ng Biblia, at ito yung gagawin natin ngayon, magbibigay ako sa inyo ng truth. Dahil kasi isa ito sa mababasa natin sa Biblia. Na yung truth na yung pag nalaman mo, nalaman, at sinampalatayanan, you have to believe this. Amen? Bagamat ang mga nababasa natin madalas sa Biblia, parang hindi kayang tarukin, hindi natin kayang tanggapin by our mind. Dahil kasi nga, bilang mga tao, parang taliwas yon sa alam natin bilang tao. Pero dahil kasi nga, meron kang spirit na binuhay ni God. Meron pang Holy Spirit. At mula sa araw na yon ay nanindigan ka na kahit ito mahirap intindihin, pero naniniwala ako na sinabi ito ng God. Paniniwalaan ko. At yun ang nagagawa sa ating buhay. Yun yung mga powerful truths na pagka iyong nalaman at pinaniwalaan, sa totoo lang, mararanasan mo ang kaibahan sa buhay na to. So today, ang gagawin ko po ay magpe-present ako sa inyo ng isang truth. Very, very important truth. Katulad ng binanggit ko kanina, ito pong truth na to ay dapat mong malaman, dapat kong malaman, dapat kong paniwalaan, dapat nating paniwalaan. At mula sa araw na to, doon ka mag-uumpisa at babanggitin ko yung pinaka-umpisa ng lahat ng bagay. Amen. Ulitin ko po. Ito yung mga katotohanan na mahalaga. Ito yung katotohanan na napakahalaga. Ito yung mga katotohanan na napaka-importante. Na dapat kong malaman, dapat kong sampalatayanan, dapat kong matutunan, dapat kong unawain, at pagka ito'y natanggap ko, and I really believe in my heart. Katulad ng pangako kanina sa John 8:32, you shall know the truth shall set us free. Are you ready? Kung ready na po tayong lahat, ibibigay ko po sa ating ngayon ang kauna-unahan truth. Pwede ko sabihin kauna-unahan, o pwedeng mailigay pa kayong kauna-unahan dito, pero sa ngayon lang, ito yung truth na gusto kong i-release sa ating lahat. Amen? Now, every time that we talk of our God, when we talk of Him, the God that loves us, the God that sabihin po natin na talaga ibinigay niya kanyang bugtong na anak, na tayo ngayon ay nasa Kanya, nanampalataya tayo sa Kanya, pinahintulot natin pumasok siya sa ating life. Now, every time we talk of God, lalo na po dito sa ating iglesia, wala tayong ginawa kundi pag-usapan ng God. Wala tayong gagawin dito kundi ibigay sa inyo mga pangako ng Panginoon Diyos. Pag-uusapan natin ang kanyang kabutihan. And every time we talk of God, please be reminded,
we're talking ng tinatawag natin mga spiritual na mga bagay, spiritual things. Spiritual dahil kasi makalangit. Spiritual dahil kasi, one, hindi nakikita ng ating physical na mata. And please take note, ulitin ko po yan. Pag pinag-uusapan natin ang God, pinag-uusapan natin ang mga bagay na makalangit, mga bagay na hindi nakikita ng ating mata. Malibang i-allow ni God at malibang ngayon, today, meron akong babanggitin mamaya na may binigay ang God sa atin para yung hindi nakikita, makita natin. Mga spiritual yun eh. Katulad ng ginawa ng God na inalaw niya si Mary Magdalene, the mother of Jesus, na makita yung anghel na nagsabi sa kanya na siya ay magdadalang tao. Malibang kunyari katulad kay Zacarias, isang paring Zacarias, at nakipag-usap sa kanya ang Lord sa pamamagitan ng anghel, malibang i-allow ng God. And I believe God will allow it. Lalo na po ngayon, nasa New Covenant tayo. Dahil sa New Covenant, ang dami niyang ginawa na kung papaniwalaan din po natin at talagang sasampalatayanan with all our heart, hindi pwedeng hindi mo mararanasan na yung mga spiritual na bagay ay hindi mo makikita. Let me start, mga kapatid. Umpisaan ko ngayon. Umpisaan ko sa pinakauna. Ito yung pananaw kong pinakauna. At pag sinabi kong pinakauna, doon po tayo talaga nagpapasimula. Ano yung pastor? Ito yung tinatawag nating spiritual birth. Kapanganakang muli natin ay in the spirit. Let me repeat that. Your spiritual birth. My spiritual birth. Yung araw na tinanggap ko si Kristo, nung araw na isinuko ko itong aking buhay sa Kanya, yun ay ang tinatawag kong spiritual birth. At yung spiritual birth na nangyari sa atin, ulitin ko ulit ito, at sasabihin ko importante ito, ay nangyari in the spirit. My spiritual birth is in the spirit. Ang kapanganakan ko muli ay in the spirit. Hindi sa pamagitan ng flesh, hindi sa pamagitan ng isip, hindi sa pamagitan ng anumang meron ako dito sa buhay, kundi sinasabi ng Biblia, very clear ang Bible, my spiritual birth ay in the spirit. Nag-start tayo sa spirit at dapat tayo magpatuloy sa spirit. Doon po, papakita ko yun sa inyo mamaya. Nag-start pala tayo dito, pero ano ba ang laging problema? Dahil kasi nga, sa pagpapatuloy natin, hindi ho tayo nagpapatuloy in the spirit. Nagpapatuloy tayo maybe in the flesh, sa pamamagitan ng ating isip. Nagpapatuloy tayo sa ating buhay, na samantalang yung unang-unang itinuro natin noon, hindi naman niya pinalitan ng buhay mo. Ang ginawa niya, exchange life. Yung life natin ay, bagamat tinuro na rin natin noon, ang gusto niya mamatay, isinama niya sa kamatayan, at ang meron tayo ngayon ay walang iba kundi life of God na pinapasok natin. And so, hindi pinalitan yung life natin. Ang meron tayo ngayon, bagong buhay galing kay Lord. Ulit ikaw, nag-start tayo sa Spirit. It's my prayer that you will continue in the Spirit. Patutunayan ko to sa inyo sa pamamagitan ng John chapter 3. Pupunta tayo doon. Yung John chapter 3 ay walang iba kundi pag-uusap ng Panginoong Jesus sa kani Nicodemus. Si Nicodemus ay hindi lang ho pariseo. Siya po ay leader ng mga pariseo during that time. At nung nag-uusap si Jesus saka si Nicodemus, merong sinabi si Jesus sa kanya na hindi niya naintindihan. Ano ba sinabi ni Jesus sa kanya na hindi niya naintindihan? At iba ang kanyang pagkaintindi. Sabi sa John 3:3, Jesus answered and said to him, "Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." May sinabi dito si Jesus na mahalaga na i-highlight ko. Ano sinabi ni Jesus? Sabi niya, unless one is born again, hanggat hindi ka nabuborn again, hindi mo makikita ang kaharian ng langit. Ito pa yung sinabi ni Jesus. Now, sa susunod na talata, kung meron kayong Biblia, hawak ninyo, pwede nyo tignan. Sumagot si Nicodemus at nagtanong si Nicodemus dahil kasi iba ang pagkakaintindi niya. Sinabi ni Jesus, hanggat di ka pinapanganak na muli, hanggat di ka nabuborn again, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit. Nagtanong si Nicodemus, sabi ni Nicodemus, papaano ipapanganak na muli ang isang matandang katulad ko? Parang pumapasok sa isip niya, siya ba'y papasok sa tiyan ng kanyang nanay at muling ilalabas sa kanyang nanay? Imposible, alam natin hindi yun ang tinutukoy ng Panginoon. Pangalawa, sinundan pa niya, siya ba'y muli talagang papasok sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na muli? Well, Nicodemus ay mali ang pagkaintindi, ang kanyang pagkaalam ay physical na panganganak, physical na papasok sa tiyan ng kanyang nanay at muli siyang ilalabas. Sumagot si Jesus sa verse 5, and I like this para pinapaliwanag lang niya, paano ba talaga yung kapanganakan muli?
In John 3:5, sabi niya, Jesus answered, "Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God." Highlight ko, itong binanggit niya. Born of water and the Spirit. Dito binanggit niya ang pagiging born again, kapanganakan muli. Kailangan kayo panganak ng tubig, saka ng Espiritu. Yung pong water dito ay tumutukoy saan? Pakita ko lang po sa inyo, tumutukoy yan sa salita ng Diyos. At ang reference po natin, Ephesians 5:26, saka 1 Peter 1:23. Yung Ephesians 5:26, "To sanctify you, cleanse you with the washing of water." Yung 1 Peter 1:23, "Having been born again of corruptible, not of corruptible seed, but incorruptible seed through the word of God." So meaning, kailangan kang maborn again ng water at ang water ay word of God. Kaya pala tayo, nung maborn again tayo, tinuruan tayo ng word of God, nag-Bible study tayo through the word of God, o may lumapit sa iyo, isinier sa iyo ang Biblia at gumamit siya ng ilang mga talata at ibinahagi sa iyo ang mabuting balita. Yun yung word of God. Amen? Pero meron pang sinabi dito, and the Spirit. Ito hong Spirit na binabanggit dito, hindi ka pwedeng basta lang nakarinig ng word, but the Spirit actually helps you. At yung Spirit dyan ay tumutukoy walang iba kundi sa banal na Espiritu Santo. Siya ang nagbibigay ng buhay. Siya ang tinatawag po natin na nagbibigay ng anointing doon sa word. Siya yung sabihin po natin during that time, hindi mo maintindihan bakit nakilala mo at natanggap mo si Kristo. Now, ang reference na ibibigay ko sa Holy Spirit ay sa susunod na talata na babasahin ko para makita nyo. Ito po yon sa John chapter 3, verse 6, binasa natin John 3:5. Pagkatapos, di ba sabi natin, may tinanong si Nicodemo, ibang intindi niya, sinabi ni Jesus, kailangan kayo maborn ng water and of Spirit. Piniliwanag ni Jesus sa susunod na talata yung Holy Spirit dito. Basahin natin, John 3, verse 6, "That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." May dalawang bagay binanggit. Bigyan mo ng pansin. Ang sabi ni Kristo, ang pinanganak ng tao, tao nga. Ipinanganak ka ng tao ng nanay, tatay mo. So ngayon, kaya ka tao. Pero ibang binabanggit dito sa pangalawa, "That which is born of the Spirit is spirit." Yan yung nangyari sa atin nung maborn again tayo. Madalit sabi yung ating pagiging born again pala ay born of the Spirit. Amen? Yan yung nangyari. Amen? Pinanganak ka ng tatay at nanay mo, born of the flesh. Noon yan. Ako'y pinanganak noong November 13. Amen? Yun yung kapanganakan ko dito sa lupa, kaya na pinanganak ako ng tatay ko, nanay ko. Ako'y tao. Pero, November 28 naman, noong ipanganak ako ng Spirit, that was the day, ibang taon, I was 18 years old. Noong makilala ko si Kristo, tanggapin ko si Kristo, yun yung araw na ako'y na-born again. At noong ma-born again ako, ang sabi ng Bible, I'm born of the Spirit. Nabalik po tayo sa John 3:3, John 3:5, saka John 3:6. Gusto ko makita ninyo ito. Ito yung binasa natin mga talata kanina tungkol po ito sa pag-uusap ng Panginoong Jesus sa kanin ni Nicodemo. Sa John 3, verse 3, ang emphasis po dito ng binasa natin kanina ay walang iba kundi born again. Yan po yung tinatalakay dyan. Sa John 3:5, ang tinatalakay, pinaliwanag pa ng gusto and explain ng pagiging born again na pinaliwanag ko kanina. Ano sabi dyan sa John 3:5? Born of water and of Spirit. So yung born again sa verse 3 ay born of water and the Spirit pala sa verse 5. At sa susunod na talata, John 3 verse 6, ang emphasis ay walang iba, pinaliwanag na ng gusto. Yung pagiging born again ay born of the Spirit. Dito sinasabi ang born again. Meaning ang born again, whether you like it or not, ang tinuturo ng Biblia na dapat ko malaman na ito yung truth na ating nire-release mula pa kanina, yung born again natin, nung ma-born again tayo, ay in the Spirit. So number one, born tayo by the Word and the Spirit. Tayo ay na-born again. Na-born again ka by Word and the Spirit. Or number two, ang born again, at ito yung ating ine-emphasize ngayon, ang born again ay spiritual. Spiritual po ito. Hindi ito produkto ng gawa ng tao, ito ay produkto ng Diyos. At kung ikaw ay nakakilala, praise God. Amen. Pasalamatan mo, Lord. Dahil kasi kanyang niloob na ikaw ay baka kilala sa kanya. Yung pagiging born again ay hindi mental, ulitin ko, hindi emotional,
Hindi physical. Maliwanag po ba? Wala kinalaman ang isip natin dito. Kung meron makinalaman, maliit yon, kundi sa gawa pa rin ng banal na Espiritu Santo, dito makikita natin ang ginawa ng Diyos. Maliban dito, dito mo makita ang problema. Kaya ang sinabi ko sa iyo, ang born again ay spiritual. At ipapakita ko problema. Anong problema ba, Pastor, dito? Andito ang malaking pagkakamali. Ang unawain mo ang Diyos at ang ibang katuruan ng Diyos by your mind. You were not born again by your mind. You were not born again at ikaw ngayon ay nagpapatuloy sa Christian life by your mind. At ito yung malaking pagkakamali dahil kasi marami na born again, akala nila kaya nilang maunawaan, kaya nilang maintindihan ng Diyos by their mind. Although mami, babanggitin ko, may bahagi yan sa atin at ang bahagi na ituturo ko mamaya ay kailangan mo maintindihan. Pero kung mula sa araw na to, tinatry mong unawain ng Diyos by your mind, you're committing a big mistake. Because first and foremost, naborn again ka in the spirit. Secondly, para magpatuloy ka sa Christian life na to, ang mind na yan, magpo-focus ka lang sa spirit, that is only your job. You focus your mind in the spirit and allow the spirit to move in your life, yung Holy Spirit. Kung talagang naniniwala ka ang Holy Spirit ay nandiyan dyan at binigyan ng buhay ang spirit mo, you wait. Maraming tinuturo ang Lord na bibigyan natin ng pansin para malaman mo kung paano ka magpapatuloy sa life na to. I hope you're all getting this. At kung sakasakaling may tanong ka, siguro bigyan ko na lang ng konting linaw sa pamagitan ng pagbabasa ng ilang talata. Dahil kasi mag-iisip tayo talaga. Sabihin natin, okay, naborn again ako in the spirit. If you can accept that, please accept that. Naborn again ka in the spirit. Tapos ngayon, kung may katanungan ka, basahin ko muna itong John chapter 3, verse 8 sa pagpapatuloy ng pagpapaliwanag ni Kristo kay Nicodemo. Ano sabi ni Kristo kay Nicodemo? The wind blows where it wishes. Pinapaliwanag niya yung born again. The wind symbolizes the Holy Spirit. Blows where it wishes. Kung saan gusto ng Holy Spirit, totoo yon. Hindi mo siya pwedeng utusan. Kung saan niya gusto pumunta, siya ay pupunta. And you hear the sound of it. Nadidinig mo. Hindi mo nakikita pero nadidinig mo, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Pinapaliwanag dito mabuti ni Juan kung paano ang born again na katulad ng wind na nagre-refer sa Holy Spirit, hindi mo alam talaga kung saan siya pupunta at hindi mo alam kung saan siya nanggaling. Pero yung nga po, pagkakatiwala mo sa Holy Spirit, ang life mo at ang maganda dito, sinabi ng Bible na makikita mo kung saan ito, madadama mo saan ito pumupunta. Basahin din po pong natin ang John 3:12. If I have told you, ito yung sinabi ni Jesus kay Nicodemo. Kung sinabi ko sa iyo earthly things and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? So Jesus is speaking of heavenly things, mga bagay na makalangit. Yung bagay na may relasyon ka kay God at yung bagay na may relasyon ka kay God, pinapaliwanag ni Nicodemo ay mga makalangit na bagay. So if you're going to talk of God, you're talking of spiritual. At binabanggit dito ni Nicodemo, ang spiritual na bagay ay makalangit. Please remember, take note, makalangit ang mga bagay na pinag-uusapan dito. If you're going to talk of anything about God, blessing, makalangit na bagay yan. Hindi mo kayang intindihin yan at huwag mong piliting intindihin. Amen? I-focus mo ang isip mo sa Holy Spirit and allow the Spirit to explain those things to you at hindi pwedeng hindi mo maiintindihan. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Ngayon, naintindihan natin pinaka-importante na katotohanan na born again tayo in the Spirit. At kung susundan ko pa ito, don't move in the flesh. Move in the Spirit. Ngayon, kung meron mang katungkulan na gagawin ang isip mo na ituturo ko mamaya, ang isip na ito dapat nakatuon lang doon at dapat naka-ready kung ano sasabihin ng Holy Spirit sa iyo. Amen. Bigyan ko kayo ng iba pang truths related dito sa truth na ito na nirelease natin ngayon. Mahalaga po ito. Take note. Very important po ito for your success, for your victory. Take note. Dahil kasi marami sa inyo gustong gumaling. Paano ba ako talaga gagaling? Be in the Spirit. Ako'y pagpalain ng Panginoon. Paano ba be in the Spirit? Don't use your mind. Napapaganayan ito. Gagamitin mo lang ang mind mo to focus sa makalangit na bagay. Ibig sabihin, itutuon mo ang isip mo dito sa Biblia. Ayan kasi ang prinsipyo ng Lord. Nandiyan kasi ang tinuturo ng Lord. Pagkamat mahirap intindihin, focus mo lang and the Spirit na nasa iyo ang tutulong sa iyo. Now, in addition, gusto ko malaman mo,
Ilagay mo to sa puso mo, ilagay mo to sa isip mo mula sa araw na to. Amen. Because marami kang blessing na kini-claim. You claim healing, you claim long life, you claim blessing, you claim wala ka ng sumpa. Listen to this, please. Yung mga blessing na kini-claim mo, huwag mong kakalimutan. And let me tell you this, ang blessing ay spiritual. Amen? Hindi po ito intellectual, hindi po ito mental, hindi po ito yung tinatawag nating emotional. Bagamat merong bahagi yon, isasubmit mo yung life mo, pero ang madalas kasi, tinatry mong unawain ang blessing ng Lord by your mind. No, please, don't. Sabi ng Bible, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Honestly, itong verse na to ay nagsasabing bless ka na. Hindi sinasabing ibe-bless ka. Meaning, bless na ako kung gagawin kong personal ito. Sinasabi ng verse na to sa akin, I am already blessed ng ano? Every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Amen. Ano sinasabi ulit nito? Blessed na daw ako ng lahat ng spiritual blessing in the heavenlies. Nasa langit yon. Amen. Ano ba yung mga blessing na nasa langit? Lahat daw yung blessed na ako. Amen. In Christ. Madalit sabi, ano binabanggit nito? Una, hindi ka niya ibe-bless. Dahil kasi blessed ka na. Amen? Past tense na. Nasa iyo na. Meaning, ibinigay na, nasa iyo na, nasa akin na, kaya lang, ito yung binabanggit ko. Hindi ito nakikita ng aking mata. Kaya nga dito, kailangan ng pananampalataya. Kailangan mo ng faith. You really have to believe. Sinabi ng Lord, magaling ka na, pero hindi mo naman nakikita, ano gagawin mo? You just have to believe. Amen? Dahil kasi according to the Bible, kahit anong karamdaman meron ka, you're healed. Amen? Magaling ka na. Hindi mo nakikita. Pwedeng hindi mo nararamdaman. Pero ganyan ang kailangan natin. Kaya natin kailangan ng pananampalataya. I have to believe with my, sabihin natin ngayon na binigay ng Lord sa akin at mamaya papakita ko binigay ka ng Lord ng faith. Amen? At ang faith, tumatutunan natin, nakakakita. Yun ang kailangan ng faith. So meaning, ang nakikita ko ngayon, may sakit ako, pero kung ako'y naniniwalang pinagaling na ako, nakikita ko magaling na ako. At hindi ko iaalis ang paningin ko doon. And I will continue to think of that, continue to believe that. At dahil kasi naniniwala ako, magugulat ako, one day, yung healing, nararanasan mo. Amen? Nabigyan ko pa kayo ng halimbawa na kunyari spiritual blessing na hindi mo nakikita. But you just have to believe. Like what? Power is a spiritual blessing, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. May power ba ako? I believe that. May power ba kayo? I also believe that. But you have to believe that also. Kailangan mo itong malaman, number one, kailangan mo itong paniwalaan. And when you believe this, kapatid, ako'y naniniwala, mararanasan mo ang kapangyarihan ng Lord. Another example ng tinatawag natin blessing, meron ako, meron kayo, is none other than authority. Sabi ng Bible, Luke 10:19, Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions. Marami mananampalataya ang takot na humarap sa demonyo. Dahil kasi sabi nila, hindi pa ako pastor, hindi pa ako matagal sa Christian life. No, you don't need to. The very day, the very moment tinanggap mo si Christ, binigyan ka ng Lord ng power and authority, hindi mo yan nakikita. Maybe di mo madadama, but the word of the Lord is true. All you have to do is malaman, may authority ako. At ang pangalawa, paniwalaan mo to, na kahit anong demonyo nasa harap mo, may authority ka over them, pwede mo sila tapakan in the name of Jesus. Nakasalalay ngayon ito, kung alam mo, pangalawa, nakasalalay din ito kung pinapaniwalaan mo. Again, katulad sinabi ko sa iyo kanina, ang blessing natin ay spiritual. Hindi nakikita, but I pray to God na tulungan ka ng Lord ngayon na makita mo yon at tulungan ka ng God na paniwalaan mo yon at pag pinaniwalaan mo, my God, your life will be different nung mga nakaraan. So take note, ulitin ko, our blessings are spiritual. Lahat ng pangako niya dito na binabanggit sa Biblia, spiritual. Hindi ko nakikita ngayon, pero kung may pananampalataya ka, at yung pananampalataya mo, naka-angkla na kay Lord, nakikita mo na yon. Hindi mo nakikita ng mata mo,
pero nakikita mo, nai-imagine mo, at wala nang pwedeng gumiba ng pananampalataya na meron ka. Kaya nga, ito, kailangan natin. Today, I thank God. Dahil kasi sa totoo lang, if you can believe the Word of God. Bakit? Ano ba sinasabi ng Word of God? Amen? Sabi ng Word of God, you have a seeing eye, take note. Ano yung pangalawa? Hearing ears? Babasahin ko yan sa Matthew 13:16. You have to believe this. But blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. Lord, taas mo kamay mo. Saan ka man nandudood ngayon? Pasalamatan mo siya. Paniwalaan mo. Sinabi niya to. Hindi ko ito lang basta sinasabi. Sinasabi ko sa inyo, nabasa ko sa Biblia, na meron ka ng seeing eye, hearing ears, at ito ang kailangan sa pananampalataya. Katulad nga binabanggit ko sa iyo kanina, sabi ko sa iyo kanina, may sakit ka, mahina ka, pero may pangako ang Lord, malakas ka sa Kanya. Ang tawag doon seeing eye, if you can see that in the Spirit. In the Spirit, hindi mo na nakikita may sakit ka, nakikita mo magaling ka na. In the Spirit, hindi mo nakikita mahina ka. In the flesh, nakita mo mahina ka. In the Spirit, nakita mo malakas ka na. Because God gave us a seeing eye. Hearing ears, dahil kasi magsasalita sa iyo, marami kang mababasa, dahil kasi lalo ang technology natin ngayon, marami kang madidiscovery. Amen. At sinasabi nila na ito ay, pag nabasa mo, itong sakit na ito, nasa iyo, ang symptoms ng sakit na ito, dahil kasi naniniwala ka, no? Amen. Hindi ko sinasabing mali yun. Totoo yun, in the flesh. Kaya nga lang, in the Spirit ka ngayon. At in the Spirit, makikita mo, it's powerful. Amen? Kaya ka, bibigyan ng Lord ng seeing eye, hearing ears, kinalaman niya sa pananampalataya. Kung sakasakaling wala ka pa nito, Pastor, teka mo na, nahihirapan ako, ano gagawin ko? My suggestion is this, you pray and you believe. Pray mo lang yan. Lord, salamat, binigyan mo ako ng seeing eye. Pag-pray mo araw-araw, Lord, let me believe na meron akong seeing eye. Help me believe that I have a seeing eye. At sabi mo, Lord, mahina ang pananampalataya ko katulad ng ilang mga mananampalataya in the Bible. Inamin nila kay Jesus, mahina ang pananampalataya nila. But don't worry, God will allow your faith to grow. Amen? Just pray. Kaya nga, magpasalamat ka, bakit may pangako ng Lord? Anong pangako ng God? That your faith will grow. Mababasa mo ito sa tinatawag nating Luke 17, kung paano ang faith natin katulad ng mustard seed, maliit, pero pag lumago ito, grabe ang paglago. Paano ba talaga lumalago ang ating pananampalataya? Well, according to the Bible, sabi dito, so then faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Kung gagamitin ko itong time na to para malaman mo paano ka talaga lalago ang faith, well, according to the Bible, gawin mo to, listen to the Word. Continue to listen to the Word of God. Araw-araw, kung may pagkakataon ka, listen to the Word. Let your life be filled with the Word. Huwag mong papaintulutan ang buhay mo, ang isip mo, pati ang iyong puso, ang iyong buhay, ay punong-puno ng mga bagay na tungkol sa mundo. Please, don't. You need today to be filled with the Word of God. Umaga, tanghali, gabi, kung magagawa mo yan, kung may time ka, gawin mo yan. Kung wala kang time, humanap ka ng pagkakataon, listen to the Word, read the Word, and believe. Whatever you read in the Bible, just believe. Amen. Doon tayo nagpapasimula. Doon tayo nahihirapan. Pero katulad ng binanggit ko sa iyo, by the Spirit ang ating Christian life, you just have to believe what the Spirit declares. Amen. Noon, alam niyo marami akong sakit, but I love the Word of God. I started believing the Word of God. At nung pinaniwalaan ko na ang aking karamdaman ay kiniwan ni Lord, biniyaran niya na ang aking karamdaman at hindi na dapat ang karamdaman ay manatili sa akin. I just believe the Word of God. Amen? Yung ilan sa mga sakit ko, instant, nawala. Pero yung majority, hindi ko bigla nawala. But I never stop believing the Word. I continue to believe the Word. I confess that every day. One day, nagulat talaga ako, yung ilang karamdaman ko na matagal na sa akin ay wala na. Katulad na binabanggit ko kanina, ang mga pangako ni Lord ay spiritual, but you have to know them and you have to believe them. Now, let me give you another example na mga spiritual blessings. Kaya mapapasibo, spiritual talaga ito. Mind cannot comprehend. Let me give you an example. Sa Colossians chapter 3, verse 1, mababasa niyo yung, if then you were raised with Christ, Colossians 3, 1, hindi po pala 3, 1 yun, 3, that is 3, 3. For you died. At Colossians 3:4,
when Christ, who is our life. Lahat po ito spiritual. For your information, amen, lahat ito ay spiritual. Hindi kayang unawain ang isip mo, pero kailangan mong malaman at kailangan mong paniwalaan at don't ever stop believing the word. Again, ulitin ko ha. Colossians 3:1, yung raised with Christ is spiritual. Amen? Hindi yun literal. Dahil kasi kung ilalagay ko literal yan, kung sinabi niya na ako'y itinaas kasama ni Kristo, wala na ako dito. Pero spiritual pala yan. Amen? At kung spiritual yan, you just have to believe that. Pag pinaniwalaan mo yan, mamaya papaliwanag ko yan, ang ganda na magiging epekto sa life mo. Again, ulitin ko ha. Yung pagiging itinaas ni Kristo, hindi ho literal. Dahil kasi nandito pa tayo sa lupa. Pero spiritual. At sa spiritual, doon tayo nakatingin. Yun ang ating pinapaniwalaan at makikinabang ka ng gusto. Yung Colossians 3:3, 3:3 po yan. Ikinokorek ko lang po, hindi ho 3:1. For you died is also spiritual. Ako'y buhay pa. Pero ang tinutukoy po dito spiritual na ikaw ay namatay na nung mamatay siya, namatay ka. So spiritual po yan. Hindi po yan literal, dahil kasi kung patay na ho ako, hindi nyo ako makikita rito. Pero I'm talking of spiritual death. Na yung akin dating pagkatao ay isinama ni Kristo nung mamatay siya, so patay na. Spiritual. Tapos sabi dito, Christ who is our life also is spiritual. Hindi po literal. Ang tinatawag yan ay spiritual. Ang buhay mo ngayon si Kristo. Dahil kasi sa totoo lang, marami sa atin, yung buhay pa rin natin na nakikita, pero dapat yan ang target natin. Amen. We need to pray, Lord, let your life live through me. At dapat i-claim mo, Galatians 2:20, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Amen? Yun ang ibig sabihin nun. Spiritual po lahat yan. Amen? So balik tayo sa Colossians 3:1 para maipaliwanag ko. Dahil kasi napaka-importante po nito. Sabi sa Colossians 3:1, if then you were raised with Christ, seek those things which are above. Amen? So kung kaya mong i-apply, ulitin ko, if you were raised with Christ, itinaas kasama ni Kristo. Ang kasunod nun ay ito, seek those things which are above. Amen? So balik lang muna ako dito sa ikaw ay kasamang itinaas, kasamang binuhay ng Panginoon Jesus Kristo. Question. Ang tanong natin, una ngayon nga, kung gagamitin mo isip mo, gagamitin mo yung sabihin natin na comprehension. Hindi totoo yan. Dahil kasi sabi ko nga sa inyo, spiritual yan eh. But you just have to believe. Amen? Ang ibig sabihin ng ikaw ay raised with Christ, o kaya itanong natin, kung ako'y tinaas kasama ni Kristo, saan? Where? Ang sagot, sa kanang luklukan ng Ama. The Father's right hand. At ngayon, kunyari, okay Lord, ginawa mo ito, pinaniniwalaan ko yan. Take note ha, you have to know, anong dapat ko malaman? Raised na ako with Christ. Kung hindi mo ito kayang isipin, isipin mo, humingi ka ng tulong kay Lord na maisip mo at paniwala mo. At kung papaniwala mo, ano ba talaga ibig sabihin na ako'y raised with Christ? Well, one thing, ang sabi ng pinag-aralan natin noon, all power and authority, saan? In heaven and on earth were given to you. Lord, thank you. Hallelujah. Amen. Meron kang kapangyarihan, meron kang authority in heaven and on earth, ibinigay na sa iyo. Ipinagkatiwala na sa iyo. Now, ulitin ko, sinabi ko ulit, kapatid, pinakamalaga to. Kailangan alam mo to. Ano alam ko? I was raised. Kailangan paniwala mo? I was raised with Christ. Hindi lang yung raised, ha? Sabi ng Bible, ikaw ay seated also. At katunayan, merong talata sa Biblia na nagsusupport nito. Basahin ko po sa inyo. Ephesians 2:6. Ito ang sabi ng Bible. And raised us up together, kasama itinaas, tapos ang ikasunod, and made us sit together, kasama umupo. Saan? In the heavenly places in Christ. Wow! Wow! Amen? I believe in my heart today, some of you na nakikinig, bibigyan kayo ng Lord na kaunawaan dito. Hindi ka unawaan na nagagaling sa inyong isip, pero bigla mo naintindihan. Can you imagine? Eto ka, eto ako, eto tayo ngayon. Amen. Tayo ay kasamang itinaas, kasamang pinaupo. At take note,
hindi lang itinaasa, kasama pang nakaupo. So right now, I can declare every believer, every born-again believer is spiritually raised, itinaas kang kasama. So kung itaas kang nakasama, bagamat nandito ka sa lupa, kapatid, you have to believe today, kasama ka na sa taas ngayon. That is your position in Christ. At hindi lang itinirace. Ang sabi ng Bible, seated with Christ in the heavens. Imagine, itinaas ka. Amen. Ang hirap talagang isipin yan. But God said that. Amen. Kaya kung gagamitin mo isip mo, gagamitin mo yung tinatawag nating intelligence mo, gagamitin mo yung karunungan mo, huwag mo na ipiliting unawain yan. Sinabi ng Lord yan. Ang importante dyan, paniwalaan mo. Amen. At una, malaman mo. So ngayon, ako alam ko, itinaas akong kasama ni Kristo. At pinaniniwalaan kong ako ay itinaas kasama ni Kristo. Tapos, alam ko din, hindi ko lang alam na nakataas ako, hindi ko lang alam na nakaupo ako. I also know the meaning. Bagamat sabihin natin, nung araw ang hirap unawain, but I just have to believe God. Because salita ito ng Panginoon Diyos. At nung paniwalaan ko to, naiintindihan ko na ako bilang born again, I spiritually raised and seated with Christ. Anong ibig sabihin ito? Well, according sa ginawa natin pag-aaral, sinasabi nito na ako ay mayroong power at ako ay may authority. Taken from Acts 1:8. Amen? At yan po ay hindi na nanakaplano ng kalaban na kawin sa akin, sa puso ko, sa kasisip ko. But they were planted by the Lord in my mind, sa kawasaking puso. At kahit ano mangyari, hindi ho ako titigil ng paniniwala na ako ay tinaas, ako ay nakaupo kasama ni Kristo, hindi na ho ako titigil ng paniniwala na binigyan niya ako ng power, binigyan niya ako ng authority in the Spirit. Amen? Kahit nasabihin po natin nung araw, hirap na hirap po akong unawain yan, pero ang sabi pala ni Lord, just believe it. Amen? Na unawaan ko to in the simplest way, hindi ko na ginamit yung isip ko paano ito dumating sa akin. I just believed them. At ano nangyari? Marami hong nangyaring maganda sa buhay ko. Hallelujah. I hope I pray today. Nakikinig ka sa akin. Paniwalaan mo. Malaman? Yes, nalaman mo ngayon. Ano sinasabi ng Biblia? Ikaw ay itinaas kasama. Ang hirap unawain yan. Pero by the help of the Spirit of the Living God, maintindihan mo yan. At today, magiging maligaya ka. Magiging punong-puno ka ng kaligayahan. Kasi nalaman mo today, ikaw pala'y itinaas kasama ni Kristo. Kung nakataas ka, ang daming meaning noon. Tapos pinaupo ka kasama ni Kristo, hindi lamang power and authority ang meaning noon, napakaraming kahulugan noon, just have to believe them in your heart. Now ngayon, mga kapatid, yaman din lang na alam nyo na ito. Kasi ang laki ng importansya nito sa life mo. At sa totoo lang, kung may sakit ka, you can now claim healing. Kung meron kang kalagayan hindi maganda, you can claim the peace of God, the power of God will be with you. At marami pang kasama yan. Now ngayon, alam na natin to, at ngayon pinapaniwalaan na natin to, let me suggest, kasi ngayon ito nangyari na, ginawa ito. Let me suggest to you, don't focus on earth. Huwag kang mag-focus sa earth. Kasi ngayon, totoo nandito ako, pero ako'y itinaas at dinala ako sa langit, mag-focus ka sa heaven. Yan ang binabanggit sa Colossians 3, talatang 2. Yan din ang binabanggit sa Romans chapter 8. At uulitin ko, mag-focus ka. Ito ngayon ang magiging responsibilidad mo. Dahil kasi dito sa lupa, marami kang madidinig. Dito sa lupa, marami mangyayari. At kadalasan ang madidinig mo mangyayari, yun ang mga bagay na sisira sa pananampalataya na meron ka. Pero pag nasa taas ka, nandun lahat ng kaginawan, nandun lahat ng blessing ng God, andun lahat ang kailangan mo from God, mag-focus ka doon. At pagka nag-focus ka doon, hindi lamang ikaw magpo-focus sa heaven, pero ang ibig ko sabihin, mag-focus ka on the spiritual, hindi sa natural, mag-focus ka on the spirit, not on the flesh, mag-focus ka on God, not on the world. Amen? That's my suggestion. Mag-focus ka lang doon. Paano ko magagawa mag-focus doon, Lord? Paano ko gagawin mag-focus doon, Pastor? Paano ko gagawin mag-focus doon? Then read the Word. Read the Word because the Word speaks of heavenly things. Because the Word of God speaks of the things na meron ng God, isip ng God, ways of God. Basahin mo yan, taliwas yan sa nalalaman natin dito sa mundo. Mag-focus ka sa Word of God.
Katulad na binabanggit ko, sa mundong ito magkakasakit ka. Pero believe the word. Anong sinasabi sa word? By His stripe you're healed. Amen. Kahit ano mangyari, huwag mong papaniwalaan. Hindi ko sinasabi kung paniwalaan ng doktor, pero ibig ko sabihin, paniwalaan mo ang sinasabi ng God in His word. Amen. Believe God. Believe the word of God. Believe the promises of God. Kaya nga ilang beses sinasabi, ito sa Colossians 3:2, saan tayo magpo-focus? Sabi diyan, set your mind on things above, not on things on the earth. Amen. At kung gagamitin ko itong term na to, pasensya po kayo sa term ko, inuutusan kita. Set mo isip mo sa langit. Inuutusan kita. Set mo isip mo sa salita ng Panginoon Diyos. Inuutusan kita. Paniwalaan mo ang sinasabi ng Diyos kaysa sa nakikita mo dito sa mundo. Amen? Amen. Now, ito yung pangatlong truth related sa pinag-uusapan natin. Lahat ang blessing natin spiritual. Pero can I also tell you right now, even ang ating kaaway ay spiritual. Sabi ng Bible, Ephesians 6:12, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in heavenly places. Hindi tayo nakikipaglaban sa tao, sa laman, sa kauri natin. Ang pakikipag-away natin, pakikipagdigma natin ay saan? Spiritual host of wickedness. They are spiritual too. Amen. Kung paano ang anghel ay spiritual at yung anghel na lumabag sa Panginoon Diyos na pinangunahan ni Satanas, they are spiritual host of wickedness. Amen. Kaya may sinasabi sa 2 Timothy, just in case may kaaway ka, just in case may problem ka sa anak mo, just in case may problem ka sa ilang tao, pakinggan mo to. 2 Timothy 2:6-26, and that they may come to their senses, sino sila, and escape, ikaw pala, the snare of the devil, having been taken captive by him to do his will. Yung mga nakakaaway mo, inaaway mo, umaaway sa'yo, sila ay taken captive by the devil who are spiritual. Amen? Spiritual on the side of the enemy, host of wickedness. Kauli-uli yan, gusto kong sabihin din sa iyo kung ang kaaway natin ay spiritual. Hindi nakikita. At baliktad nga lamang ito sa atin. Tayo spiritual on the good side, sila spiritual on the bad side. Let me also declare to you, kapatid, ang iyong weapon, ang iyong armas are spiritual. Ang ating armas ang data ay spiritual. Ephesians 6:13 declares, therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Uulitin ko, ang iyong panlaban, spiritual din. Ang iyong sandata, spiritual din. Ang iyong armas, spiritual din. Kaya pala, ang binabanggit sa Ephesians 6:13 and so forth, na taking the whole armor of God, take note, hindi ho ito talaga nakikita ng mga tao, hindi ko ito sinusuot ko ito spiritual. Amen. Pero hindi ko sinusuot na makikita nila na meron akong sandata, na ako'y fully armored. No, they are spiritual. Let me name them. The armor of God, baluti, spiritual. The helmet of salvation, spiritual. Helmet sa lakot. Meaning, mula sa araw na to, yung isip mo, mind mo, brain mo, ay dapat na napapaikutan ng salita ng Diyos. Dahil kasi yan ang unang-unang aatakihin yang iyong kaisipan. Pero kung ang kaisipan natin ay merong helmet of salvation, ano yung helmet of salvation? It's the word of God na ilalagay mo sa isip mo. Ang belt of truth, spiritual. Breastplate of righteousness, spiritual. Shoes of the gospel, spiritual. Shield of faith, is spiritual. Sword of the spirit, spiritual. Lahat po yan, spiritual. Amen. Hindi po yan talagang isusuot mo isa-isa. Kung isusuot mo man yan, susuot mo to by faith. Amen. By faith, meron ka niyan. At kung meron ka niyan, ang sabi ng Bible, you will be able to stand against the wiles of the enemy. Ulitin ko, hindi po ito pantao. Hindi po ito kayang unawain ng tao. Mauunawaan lang ito by the mind of Christ na meron tayo. Amen. Ito ang reason bakit tayo ginawang spiritual ng God. Ito ang reason bakit binuhay niya spirit mo. Ito ang reason bakit kanya binigyan ng Holy Spirit. Ito ang reason bakit kaya binigyan ng spiritual gifts.
at marami pa ng mga spiritual. Because alam na kala ng Diyos, ang kaaway natin ay spiritual. At wala kang panlaban, kundi spiritual din. Kaya nga, in the spirit, to be honest, tayong lahat ay fully armored in the spirit. Kung ikaw ay alam mo to, take note, alam. Pangalawa, pinapaniwalaan. Ang magiging problema mo lang dito ay kung hindi mo alam na meron ka palang armor, ang problema dito ay walang iba kundi kung ang ginagamit mo panlaban sa kalaban ay in the flesh, yung sarili mong kaisipan. And in addition, kapatid, pag hindi ka conscious sa spiritual life na binigay sa iyo ng God, kung hindi ka conscious na ang panlaban sa kalaban ay hindi mental, kundi spiritual, kung hindi ka conscious na sa life na to, binigay ka ng Lord ng spiritual life. At yung spiritual life na yan, na dapat mo palang binibigyan ng pansin. Let me end by telling you. Una, sinabi ko kanina, spiritual tayo. We started in the spirit. Na-born again ka in the spirit. Amen? At ngayon, sa Bible, mababasa mo, makikita mo, na inuutusan ka ng Lord to walk in the spirit, to live by the spirit, at inuutusan tayo ng God na tayo ngayon ay makipag-communicate kay God in the spirit. Kaya nga John 4, God is a spirit, and those who worship Him must worship in the spirit. Pwedeng tanong mo sa akin ngayon, Pastor, you may ask, paano ba ako magiging spiritual? Don't worry, spiritual ka na. You just have to be conscious of it. Amen. Saan ko ito nakita? Romans 8:9, sabi dito, but you are not in the flesh. Sabi niya, si Pablo nagsulat, wala na daw ako in the flesh, but in the spirit. But I have to believe that. And I have to be conscious of that. Mula sa araw na to, paniwalaan mo, wala ka na sa flesh. And you have to declare that every day. Kung pwede lamang pagkaugising mo sa umaga bago ka matulog sa gabi, every time, paalala mo sarili mo, you're not in the flesh. You are in the spirit. Remind mo, meron ka na new life. Remind mo sarili mo na yung spirit mo buhay na. Please, 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 remind yourself. And we need that. Dahil kasi pag hindi mo ni-remind ang sarili mo at hindi mo ito inuulit-ulit, paulit-ulit lang mangyayari, in the flesh ka. Iiral yung sarili mo, iiral yung gusto mo, iiral yung tinatawag nating sarili mo kaisipan. At dahil kasi matagal na tayo dito sa mundo, marami na tayo natutunan, ang papairali mo yung natutunan mo in the flesh. So you have to remind yourself, I'm no longer in the flesh. I'm now in the spirit. At pagka ikaw in the spirit, mula sa araw na to, habang nire-remind mo sarili mo, mag-aral ka ng Bible, basahin mo Bible, lahat na nababasa mo doon, paniwalaan mo lang. Just believe them. Amen? And believe that you are planting them in your spirit. Pastor, teka muna, paano ba ako talaga magiging in the spirit? Sabi ko nga sa iyo, you're already in the spirit. Pero kung gusto mo talaga maranasan ito, sabi ng Bible, Romans 8:5, ito ang paraan paano ka magiging spiritual. For those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. So itong isip mo, pagka nakatuon sa buhay mo, you're in the flesh. Pero ang sabi ng Bible, but those who live according to the Spirit, kung sumabuhay in the Spirit, the things of the Spirit. Meaning, ang gagawin pala ng isip ko, hindi ako mag-iisip na mag-iisip. Para tanongin ko sarili ko, paano ako mabubuhay? Dahil pag ginawa mo yon, you're living in the flesh. Pero yung isip ko, iseset ko in the things of God. Paano yung pastor? Kunyari, gusto mong may gawin, ano ba tinuturo ng Bible? That is the ways of God. Doon may focus ang isip mo. Amen? At dito, kunyari, sabihin po natin, may nangungutang sa'yo. Ano ba tinuturo ng Bible? Merong tinuturo ang Biblia. Amen? Tapos pagka may nakapangutang sa'yo, ano gagawin mo? May tinuturo ang Biblia. Amen? Kung i-apply mo yon, you're setting your life in the Spirit. That is the reason why sinasabi sa atin, let me end here, Colossians 3:2. Set your mind on things above, not on things on the earth. Sa earth na to, marami tayong prinsipyong pwedeng i-apply, pero hindi yun ang things of God. Pero ang God, kung gusto mo talaga mabuhay in the Spirit, maraming prinsipyo, it's found in the Bible. It's found in the Scripture. If you set your life, set your mind on the things above, ito ang sinasabi dito. May tinuturo. At kung meron mang hindi ka maintindihan, don't worry. The Holy Spirit is there. You can ask the Holy Spirit. And the Spirit of God will lead you. Now, may this lesson, kapatid, magbigay sa iyo ng isang prinsipyo na matututunan natin at natutunan natin ngayon na ang buhay pala natin is no longer in the flesh. Ang buhay natin ay in the Spirit. Amen. Do not forget that. Huwag mo itong kakalimutan. Live in the Spirit. Early morning, remind mo sarili mo, Holy Spirit, good morning. Tuturuan mo ako today.
gaguide mo ako today. Tapos magbasa ka ng Bible. At kung ano nababasa mo sa Biblia, unti-unti mong dukutin, by faith, ito ha, unti-unti mong palitan ang lahat ng laman ng isip mo by the principles sa tinuturo ng Bible. Amen. In that way, magugulat ka dahil kasi anuman ang mga laging problema mo, anuman ang haharapin mo, the Spirit, the Holy Spirit will remind you of the principles na ituturo niya sa iyo. That's becoming in the Spirit. I pray to God that you and your family will live in the Spirit. I pray to the Lord. I pray to Almighty God na mula sa araw na ito, i-commit mo life mo in the Spirit. Pwede po ba tayong tumayo? Pwede po ba tayong kung kayo'y nandiyadyaan, huwaka mo isang tao, o kaya pa lay hands ka sa kanila, whatever, kung ano leading mo in the Spirit today. So ang gagawin ko ngayon, mananalangin tayo. Let me pray for you. Ama namin sa langit, we're so thankful today na itinuro mo sa amin ang isang prinsipyo na napakahalaga, isang katotohanan na madalas ay nakakalimutan ng marami sa amin. Pero today, Lord, I believe you will remind us of things, Lord, na napag-aralan namin. And today, Lord, nagpapasalamat kami because tinuro mo sa amin ang isang katotohanan ng kami pala ay dapat mabuhay in the Spirit. Kami pala, Lord, nagpasimula in the Spirit. Kami pala, Lord, ay dapat magpatuloy in the Spirit. Marami po, Lord, nangyayari sa amin araw-araw. Marami kami nararanasan araw-araw. But Father God, thank you. Mula sa araw na to, we will remind ourselves na nabubuhay na kami in the Spirit. Hindi namin, Lord, agad-agad papairalin kung ano ang aming alam na natutunan mula ng bata kami. Hindi namin, Lord, iaalaw kagad na kung ano man, Lord, ang prinsipyong alam namin, ang papairalin namin. But we want you, Lord, to remind us of the principle that your word taught us. So, Father God, we commit our lives to you. Salamat. Kasi ngayon, nakakatiyak na kami, Lord, na yung mga promises mo, hindi namin ito kayang tarukin, pero kung papaniwalaan namin, at amin to, Lord, na magiging conscious sa mga tinuturo mong yon, mararanasan namin. And Lord, thank you. Thank you. Thank you so much. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. God bless us. At katulad po ng ating sinasabi ng mga nakaraan, na kung kayo po ay pinagpala ng Panginoon Diyos at gusto niyo po magkaloob ng pagpapala dito, nabasa po niyo at mababasa niyo mamaya kung saan po kayo magpapadala ng mga blessing. God bless us all. Amen, Pastor Efren. Maraming salamat po sa word na binigay niyo po sa amin. Naniniwala po ako na kami po ay good ground. And whatever man po yung seed na sinopo ng sower will bear hindi lang po 30-fold but even po 100-fold. Na whatever man po yung nirelease niyo na word sa amin, hindi po siya hindi magiging fruitful. But I believe po na mararanasan po namin na throughout the whole week, meron pong fulfillment of the promise of God na kinlaim po ng bawat member ng Jesus King of Kings. And mga kapatid, ngayon po, alam ko po na ang bilis po ng panahon. Kanina nga po, sabi nga po sa akin ng kuya ko na ako daw po mag-preside kasi last Sunday na po ng month. Tapos parang na-realize ko po parang kailan lang ako po yung nag-preside. Naka one month na po pala na ang bilis-bilis po talaga ng panahon. Pero po, even though time is running fast, alam nyo po na we can see God is moving. We can see na He is working po talaga behind the scenes na hindi ko po kayang sabihin na hindi po namin naranasan yung kabutihan ni Lord. Kayo po, I know na meron po kayong mga testimonies. Kaya nga po, I encourage po anyone, if you have tasted and seen the goodness of the Lord, if you want to share po with all the people. Kanina po nung inopen ko po yung worship natin, sabi po, tell the world about the goodness of God. Kung meron po kayong gustong i-share about po sa kabutihan ng Lord, send us a message. Send niyo po kami ng inyong mga testimonies. Kung request lang po namin, wag po masyadong mahaba. Para po, simple and short, para po, ma-share po natin how good God is in your life. And likewise, alam ko po na meron po mga special na mga tao
na naranasan po nila yung kabutihan ni Lord, especially po for the month of July. Marami po sila, alam niyo po, kasama po dito yung mami ko, kasama po dito yung aking kuya, kasama din po dito yung tita ko, mga nag-celebrate po sila ng kanilang special birthdays for the month of July. Ayaw po naming palagpasin ito pong ating worship service na hindi po natin sila napag-pray. Alam ko po na lahat po tayo naniniwala sa power ng prayer, and as we release po yung word, I believe po na mararanasan po nila yung fulfillment po ng verse na ibibigay po natin sa kanila. Kaya po, makikita nyo po dito sa screen, lahat po ng mga ating pogi, magaganda, and sexy and macho na mga brethren na nag-celebrate po ng kanilang kaarawan for the month of July. Happy birthday po mga ate, mga kuya, mga lolo and lola. And also po yung mga nag-celebrate po ng kanilang pagmamahalan. Alam nyo po, lagi nga po ako nagko-comment kapag meron pong may anniversary na ka-close po namin. Ang sinasabi ko po, maligayang pagmamahalan. I pray po na si Lord gawin po yung inyong pagmamahalan magipong fresh, magipong intoxicating light like wine. You can see po sa screen sino-sino po sila. Thank you, Kuya Chris and Ate Eunice, for showing us kung sino po yung mga ating mga ate, mga kuya, mga lolo and lola na bibigyan natin ng special mention. Meron lang po akong verse na gusto pong ibigay sa inyo. Makikita po ito sa 3 John 1:2. Sabi po doon, Beloved, medyo gasgas na po siya, pero ito po yung nirelease po sa akin, Lord, na ibigay ko daw po sa inyo. I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. I pray po na yung soul mo mag-prosper. I pray po na yung mind, emotion, and will po ninyo, maranasan nyo yung exceeding joy, yung pong abounding peace na galing kay Lord. And as your soul is prospering, I declare po na even po yung outside nagpa-prosper, yung pong divine health and wholeness from the Lord is being released unto you. And hindi lang po yun, sabi, prosper in all things. I pray po na maranasan ninyo na hindi po kayo nagkukulang, na si Lord po yung nagiging Jehovah Jireh ninyo. And as He is blessing you, you in turn po nagiging blessing din po kayo sa maraming tao. Church, can we extend po yung hand po natin sa ating pong mga kasamahan na nag-celebrate po ng kanilang birthday. As we extend po yung hand natin, we are releasing po His grace, His goodness, and His favor unto them. Lord, we bless this birthday celebrants. Lord, we bless lahat po ng nag-celebrate na kanilang anniversaries. Naniniwala po kami that good things happen to those people who believe that Jesus loves them. And these people, they know and they believe that you love them. And dahil po doon, good things are happening. Good things will happen unto them. Father, we give you glory. And Lord, i-bless nyo rin po ang bawat isa as we leave po yung worship po namin ngayon. Lord, may your presence be with us wherever we go. May your Holy Spirit and your blood cover us. Sabi nga po sa Psalm 91, we will never tire of declaring, no plague shall come near our dwelling because ikaw po ang aming refuge. Father, we give you glory. We give you honor. Thank you for this worship. Thank you for your goodness. Thank you for your grace. Amen and amen and amen. God bless you, church. See you po again next week. We love you and we miss you.